Good morning. Long time no see, and welcome to my vlog. And welcome to Russia. And nasa likod ko yung aking mga choir at meron dito sa harap. And today, meron tayong pag-uusapan about the current status of Filipino workers here in Russia. So I wanna ask their opinions regarding that, and I want to inform you everyone din na malaman kung ano nga ba ang current status namin dito. Is it the perfect time to come here or not? Especially dun sa mga nag-process na, sa mga nakapagbayad, and sa mga nagpa-plan na pumunta dito. Then, I hope this video will help you decide if you will keep coming here or not. So, stay tuned. Okay, so nandito kami ngayon sa mall. Magpa-brunch kami. Ayan. Burger King. Tapos meron lumpia doon. May soup. Ayan. May biko. Okay. Ayan. So, okay. So, dun sa mga nag-message sa akin at mga nagtatanong, last time may nag-message sa akin about na nagbayad na siya sa agency. But nalaman niya na hindi pa pwedeng pumunta dito. Okay, so we will ask their opinions regarding that. Kung best time nga bang pumunta dito or not. Okay? Hello! Ito si Sis Sally, Sis Gina, Sis Anna, Sis Marilyn, Sis Delia, Sis Juliet, and Sis Joy. Okay, so para sa mga viewers ko na nagtatanong. Para sa mga viewers ko nagtatanong. Merong question kasi. Sabi niya is nagbayad niya siya sa agency, but then nalaman niya na hindi pala pwedeng pumunta dito. So anong kailangan niyang gawin? Kailangan niya bang tumuloy dito or not? Withdraw. Bakit? No, please. Bakit? Because our situation here now is in critical. Yes. Risky. Bakit critical and bakit risky? Risky kasi walang legal document. Walang visa. Tapos, pag tourist ka papasok na ito, tourist ba siya? Mm-hmm, tourist. Mahigpit ang tourist ngayon, kinukuha ang ano, pinapaluwap ng immigration. Ano ulit yun, Sis Jul? Sabi ni Sis Leia, mahigpit ang tourist ngayon. Kinukuha ang ano, yung contact number mo, tapos pag malapit na ano, tinatawagan ng ano, immigration. Yes, kumbaga nakamonitor na ng immigration ng tourist visa. Ano, na pumapasok dito sa Russia na naka-tourist visa. Mm-hmm. Monitored na sila, monitored. Okay. So, ayun na. Dun sa nagtanong, ayan po, nasagot na. So, it's up for you to decide kung tutuloy ka pa ba dito or hindi. Okay? Meron na po. Huwag niyong pahirapan ang sarili niyo dito. Please, huwag niyong pahirapan ang sarili niyo. Mm-hmm. Sa kanila na sila pumunta pag ano. Bakit nga ba critical ang situation dito sa Russia ng mga OFWs? Kasi nga, wino-work out ang bilateral agreement between Russia and Philippines. Honestly, wala naman talaga kaming legal working visas here, okay? Ang mostly na visas namin dito is commercial, and yung mga iba pumapasok as tourists, and then saka sila nagre-renew ng visa as commercial or working, or kaya kumukuha sila ng spravka. Okay, so for now, we do not suggest or we do not advise you to come here for now because of our current situation here. So para po sa lahat ng mga nagme-message sa akin, I hope na you would listen, and I hope na maintindihan nyo kung bakit hindi pa pwede. Mag-i-insert ko rito kung ano nga ba yung sinabi ng Philippine Embassy dito sa Russia para naman masagot ang mga tanong. Okay? Anyway, yung mga congressmen ng iba't ibang mga partido, political party, nagkaroon ng konferensya dito sa Russia.
At biling-biling ko sa kanila, kasi nga kinikwento sa akin ng therapist na yun ang mga problema ninyo, dapat magkita sila sa Filipino community. Siguro kayo lang na rin ang nakasama nila. So nagpunta sila dito. At nung napakinggan nila yung mga sura na ninyo, nung bumalik sila, ay gumawa sila ng resolution na dapat magkaroon tayo ng negotiation ng labor agreement, Pilipinas at saka Russia. Pero nauna na si Pangulong Duterte doon. Hindi pa man gawa ng resolution yung ating mga congressmen nung si Pangulong Duterte nagpunta dito noong March 2018. Mabuti naman na kahit na maikli lang yung kanyang bisita dito dahil biglang nagkaroon ng digmaan sa Marawi, na sa pag-uusap ni Secretary Peter Cayetano noon ng DFA at saka ni Minister Lavrov, hanggang ngayon siya pa rin ang Minister of Foreign Affairs, kasama sa pinag-usapan nila ay mabuti kung magkaroon ng labor agreement ang Pilipinas at saka Russia para kayo ay ligtas dito sa Russia. Kaya naman, nung inimita ako sa St. Petersburg, yun ang akin sinabi, na ako'y narito dahil importante na malaman ninyo kung gaano kagaling ang mga Pilipino sa buong mundo, hindi lamang dito. At sa ibang bansa kung saan nandun ang Pilipino, ang laki ng tulong nila sa kaundaran ng mga lugar na yon, at saka gumaganda tuloy ang marami nag-invest tuloy doon dahil sa kagandahan ng productivity na nangyayari doon sa mga bansang yon. Kaya ang dami rin pwede magawa ng mga Pilipino dito. Kung sana hindi sila natatakot sa kanilang pananatili dito. Kaya kwento ko doon sa mga policy makers doon, nandoon yung official ng kanilang Ministry of Development, nandoon yung official ng kanilang visa office, sinabi ko, kaya lang, yung mga Pilipino, may maraming mga Pilipino doon sa ibang mga lugar, sa Kalin, kung saan-saan, Azerbaijan, doon sa ibang mga dating kasama ng bansa, 10,000 sila, sabi ko, ayon sa mga dato ng gobyerno rin ng Russia, pero 200 lang ang kuota. So, anong nangyayari doon sa iba? Pinento ko, una, sinabi ka ng iba taga Pilipinas, kung siya kwento yun, mas lalo silang, baka mas lalo silang maperwiyo. Hindi, sabi ni Ambassador Soreta, pinag-uusapan talaga itong bukas. Dahil dapat maawa naman yung mga opisyal sa nangyayari. So, pinento ko lang doon sa forum, na 10,000 sila, pero halos dahil 200 lang ang kuota, halos sila ay nagpupunta rito na yung visa nila ay hindi tunay, hindi totoo. O kaya kunyari estudyante, o kunyari negosyante. Kaya naman parating natatakot na baka isang araw mahuli, mapaalis. Pero kung titignan naman niya yung employed nila, mahal na mahal sila, yun ang sabi ko. Talagang sila ang ay nag-aalaga ng mga bata, sila ang naglilinis sa mga bahay, at talagang mahalaga at mahal sila ng employer nila. Natatakot lang sila sa mga otoridad na baka mawala, mapaalis sila. Ang solution doon, sabi ko, ay yung ang labor agreement na pinag-uusapan. Yun din ang sinabi ni Ambassador Soreta sa akin. Ang solution ay labor agreement. Kaya kunento ko naman doon sa St. Petersburg, ang Pilipinas, ang dami ng labor agreement sa ibang bansa. May labor agreement kami sa Saudi Arabia. May labor agreement kami sa Japan, sabi ko. May labor agreement kami sa Korea. May labor agreement sa New Zealand. Pati nga doon sa Kuwait kung saan nagkaroon ng problema lately. Pagkatapos ng problema ng OFW, pagkatapos yung pinatay na OFW, di ba?
nagkaroon tuloy, natakot din yung Kuwait na. Kasi so sabi ni Presidente Duterte, kung gano'n ang pagtrato niyo sa aming mga OFW, say, uwi lang sila. Eh, natakot yung Kuwait. Nagkaroon ng labor agreement. So, sabi ko, eh, doon sa mga lugar kung saan may labor agreement, at in other words, hindi na natatakot yung mga Pilipino na nandoon, tiga naman ang contribution nila sa buhay. Hi, okay, I'm home. So, gusto ko lang magkaroon ng closing spiel itong vlog ko about the current status of OFWs here in Russia. So, just like nang narinig ninyo, nang napanood nyo dito sa video na to, we advise, we suggest na huwag muna kayong pumunta. And if you will come here if your visa is tourist, then dapat tourist lang ang pagpunta nyo dito. Visit lang. Not for work or anything else. Okay? Kung work, work. Kung business, business. Kung ano yung visa na in-apply ninyo, dapat yun yung gagawin ninyo. Kasi kung hindi, magkakaroon kayo ng malaking problema. So, ang status namin dito sa Russia, ang status ng OFWs dito sa Russia, is still not yet settled. Okay? May mga cases na na A to A or na airport to airport, or yung iba naman ay na hold, or yung iba naman ay they had to stay very long time in the immigration kasi nga questionable yung documents na ipinakita nila. So if you don't want to experience that, okay, then please ask your agents to tell you the truth of what is really the status of your papers, your visa and all, okay? Kasi you're going to pay for it. It's not cheap. It's really, really expensive. Kaya naman, we tell everyone, those agencies na nag-i-invite pa na pumunta dito sa Russia, please stop, not yet now, because you totally know what is really happening here in Russia. Kaya naman, please, I hope, we hope na huwag muna kayong mag-invite until everything is settled. You know naman that Russia and Philippines are working on bilateral agreement para naman magkaroon ng proper documents ang mga Pilipino dito. So, I hope this video will help you enlighten regarding your applications. So, sa mga nag-iisip na pumunta dito sa Russia or nagko-cross country, Russia is not the only country na pwede kayong magtrabaho. There are other countries, absolutely. And ayun, so make your research, ask questions, okay? Yeah, so I hope this will help. Anyway, I have to cut this now. I have to stop. And if you have any questions or comments or anything, just write it down below on the comment box section. And if you haven't subscribed, please don't forget to subscribe, and also please share para naman malaman ng iba of what is happening here in Russia. Alright, so thank you very much. Good luck to you everyone sa lahat ng mga nag-a-apply pa ibang bansa. Good luck to all of you, and see you on my next video. This is Mhinnie Badar. Bye-bye.